33. You will see weird things, and your mind will play tricks on you. Paglalaroan ka ng iyong isip. All in the mind. Dear Lord, we thank you that you have given us intelligence, and you give us a mind that can do many things. Sa sandaling ito, Panginoon, kami po inyong paliwanagan, turuan, akayin. Forgive us our sins, cleanse us, empower us to understand your wisdom. Lead us by the hand, speak to us. Father, we seek you in the name of your Son, Jesus. All in the mind. You are what and how you think. Your thought becomes your life. Hindi tayo aksidente, hindi tayo biktima. Nandyan ka ngayon dahil ganyan ka mag-isip. Nasa kalagayan tayo natin, kinilalagyan natin, dinala tayo dyan ang paraan natin ng pag-iisip. It is very important to understand the dynamics of the mind, of the brain, and how God created and wired us in a very wonderful way. At salamat na lang, science has opened many doors into understanding this very, very profound spiritual realities. Science is God's prophet. Itinuturo lang sa atin yung mechanics of how God works and how God created us. It's very important to understand the mind. Now, perception is one's reality. In many people's cases, reality is not the reality, but it is their perception of it. Hindi importante kung anong katotohanan. Ang mahalaga, ano ang iniisip at pinaniniwalaan ng mga tao na totoo. At yun ang nagbibigay ng hugis, kulay, anyo sa kanilang buhay. Kaya mahalaga, iniisip, pinag-iisipan kung ano ang pinaniniwalaan at ano ang paninindigan. Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. As we think, we live. As we think, we become. As we think, we are. Researchers have found that our imagination can change perceptions of reality. That your mind literally plays tricks on you by changing illusions into what seems like reality. Mapaglaro, malikot ang isip. At napatunayan na ng napakarami mga scientific researchers na ang ating guni-guni ay nagbabago ng katotohanan. May katotohanan, red, pero sa guni-guni natin nagiging orange, ang paniniwalaan natin ay orange, ang buhay natin nagiging orange. That many people are motivated, are ruled, not by what is true, but what their perception to be true is. And to a large extent, your mind can create reality at a mental level. Tingnan nyo yung mga seloso. Pag na-imagine ka na nagtataka silang iyong mahal sa buhay, nababago na ang iyong heartbeat, nababago na ang iyong blood pressure, nagiinit na yung puno ng tenga mo, sumisikip na ang iyong paghinga, imagination mo pa lang yun. Hindi naman napapatunayan kung totoo nga sa oras na ito ay nangyayari yun, pero pag inisip mo yun at inimagine mo, it already affects your body. Your imagination affects your body. What you think affects your body. So the power of the brain goes beyond the skull, it goes to every single cell of your body, and the amazing thing is, it even gets out of your body and it reaches other bodies and other minds. As many researchers, one time and again, prove. Many recent studies suggest that what really affects your outlook on life is the way you perceive reality, not reality itself. That's why manipulators, communicators, or miscommunicators, those who manage info or misinformation campaigns, are good at creating perceptions. Halimbawa, may isang politiko. Hindi naman siya talaga nagnanakaw, hindi siya napatunayang magnanakaw, pero tanungin mo lang siya on live television interview, marami pong naniniwala na nagnanakaw kayo. Marami daw kayong ninakaw. Yung sentence lang na yon, marami na agad na mag-iisip na magnanakaw talaga yung kausap.
kahit hindi napapatunayan. Because it is perception that counts, not the truth, when it comes to people being affected by information. Kaya yung mga naninira, pag-aralan nyo yan, lalo sa politics, sa public life, dinadaan nila sa patanong. Kasi pagka sinabi nila as a statement, pwede silang maidemanda, libel. Pero yung tanong, tanong lang naman, totoo po bang napakarami yung ginahasang babae nung araw? Kahit walang ganong katotohanan, may papasok na perception sa isip ng mga nakikinig na rapist nga itong taong ito. Kaya kung meron kayong gustong taong ipahamak, gumawa kayo ng mga perception tungkol sa kanya. Nawawala ang kwintas ko. Ninakaw kaya ni Karding? So, kahit hindi siya talaga ang nagnakaw, may mag-iisip nun. And that perception will become the reality about him. How we think becomes us. Kaya kung ikaw ay laging matatakutin, ang iniisip mo nakakatakot, ang buhay mo magiging puno ng takot, and it will show in your blood pressure, in your blood chemistry, in your heart. It will show in your health, in the way you live, in your lifestyle. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. That's why it is very important to watch what we think of, how we think of it, and what makes us think of it. Binabantayan natin kung sinong pinapakinggan, sinong pinapanood, sinong nakaka-apekto no, sa ating isip. Because thought is one's reality. Kaya yung mga lumaki na tinakot, tinuruan na laging may multo sa bawat dilim, eh, nakikita talaga silang multo. Yung mga naniniwala na bumabalik ang patay, nagmumulto, kahit kakalibing lang ng lola nila kanina, natulog sila ngayon magpinsan, magkatabi sila sa isang higaan. Yung mapaniwalain sa multo, nararamdaman niya na may nagtatanggal ng kanyang kumot, may malamig na humawak sa kanyang muka, may dadirig siyang tinig. Samantalang isang pinsan niya na hindi naniniwala doon, ay buong bimbing na natutulog, wala namang nararamdaman, walang nakikita. Because when you think of it, when you believe in it, it becomes your reality and it keeps recurring and recurring in your imagination to the point that you believe it to be factually happening. The discipline of the mind is one of the best disciplines that anybody could ever develop. Psalm 26:2, test my thoughts and find out what I am like. Ang tunay na sukatan ng tao ay ang kanyang isip. Paano siya nag-iisip? We can project our thoughts in the minds of other people, and that is always happening. That's why, kung ikaw ay malikot sa babae, mamaya, ang mga anak mo sobrang hinihigpitan dahil iniisip mo, nililikot din sila ng bawat isang lalaki sa planeta. Pagka ikaw ay mapagnakaw, iniisip mo, lagi kang ninanakawan. Kaya sinasabi nila, magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. Because it is so easy for people to project their thoughts on other people's minds. Na pagka ako madududahin, iniisip mo, nagdududa din yung kapwa mo. Kaya yung mga mababait, yan ang madalas madaya, maloko. Kasi ang kabaitan nila, pinoproject nila sa iba na, hindi naman niya siguro gagawin yun, mabait naman siguro siya, hindi niya ako lolokohin. Kasi hindi ka man loloko, iniisip mo, hindi rin maloloko yung iba. Kaya dapat nag-iingat tayo na, ito ang pa ako, ganito ako mag-isip, pero hindi ko dapat ina-assign sa iba. Dahil pag inassign ko sa iba, pwede maging unfair ako sa kanila o pwedeng ako ang maging madamage. It is important. Kaya yung mga, ayon sa obserbasyon nito ha, yung mga sobrang galit na galit sa mga makasalanan, banal-banal ang buhay nila, sila ang maraming lihim na kasalanan. Yung mga allergic na allergic sa mga kumisa na ikalaswaan, galit na galit sila kunwari, sila pala ang may mga kalaswaan sa kalooban nila na yung kanilang ikinagagalit sa iba, ipinoproject lang nila doon yung tunay na sila. Kaya pagka ikaw ay maraming masamang iniisip laban sa kapwa, malisyoso ka, iniisip mo rin ang kapwa mo, laging malisyoso. Ang laki ng role ng pag-iisip natin sa ating pakikipagkapwa-tao. Thought power is the key to creating your reality. Kaya kuminsan, at maraming rin ganito mga experiments, kahit ang init-init ng temperature ng paligid, may mga tao who were convinced into thinking na maginaw at nakakaramdam sila ng ginaw. At binaligtad naman, maginaw, they were convinced into thinking na mainit
nakakaramdaman sila ng init. Kaya halimbawa, kung mapasok kayo sa isang madilim na lugar, naku, tumitindig ang balahibo ko. Ikaw ba? Ako rin, tumitindig ang balahibo ko. Yung, kasi tumitindig ang balahibo niya, titindig din ang balahibo mo. Naniniwala ka ngang meron ang nakakapagpatindig ng balahibo doon. Yung isa naman katabi niyo, ikaw ba tumitindig ang balahibo niyo? Wala akong balahibo. Iba-iba ng reality. To control your destiny, you must learn to control the nature of your dominant habitual thoughts. What are your dominant habitual thoughts? Negative ba o positive? Yung ang dominant way of thinking is laging negative. Pagka meron nag-aalok, naloloko yan. Pag may itinitinda, fake yan. Yung pagka, pag-picnic tayo, uulan. Yung, naku, magkakaroon tayo ng kasiyahan. Naku, magkakagulo. Yung laging negative. O, ang dominant thought mo ba ay hopeless o hopeful? Dark ba o bright? Anong pananaw mo sa tao? Dark or bright? Bad or good? Anong general na pananaw mo sa buhay? Is a problem to be solved or a gift to be enjoyed? Your dominant habitual thought will define your life. Ang dominant habitual thought mo ba about money is hinihingi yan. Dapat ang galing kong manghingi. O pinoproduce yan. Dapat ang galing kong magtrabaho. Because your dominant habitual thought about money will define your economics. Will define how much you have or how much you won't have. How independent you will be or how dependent you would become. Kaya binabantayan, paano ba ako mag-isip? Ano ba ang tingin ko sa magulang? Hingian lang ng pera? Ano ba ang tingin ko sa mga anak ko? Hingian lang ng pera? Paano tayo mag-isip? When we are able to control our thoughts, we are able to control the outcome of our deeds, we are able to control the general direction of our lives. Because thought is very powerful, thought could attract into your life that which you intend to have and experience. Halimbawa, ang isang young person, ang thought niya, meron siyang ambisyon. Anong ambisyon mo? Maging ganito, o maging ganito kayaman, o kaya maging summa cum laude, maging magna cum laude. Yung may ganong iniisip, yun ang meron talagang napakalaking mga pagkakataon na magganap yun, mangyari yun. Your thought is a magnet in reverse. It attracts its own kind. You know, the magnet attracts its opposite. Pero pagka nag-iisip ka, na-attract mo yung iniisip mo. Kaya yung lagi nag-iisip na mabibigo ako, babibigo ako, yun ang nabibigo. Yung nag-iisip na magtatagumpay ako, yun ang nagtatagumpay. Yung lumaki sa hirap na nag-iisip na ganito lang talaga buhay, wala tayong magagawa, talagang 30, 40 years later, mahirap pa rin yun. Pero yung ipinilumaki sa hirap, nasabi niya, ayoko ng ganitong buhay, papalitan ko ito, iibahin ko ito, ito yung makakahulagpos, ito yung makakawala, maiiba sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kamag-anak, kasi iba siya mag-isip. Kailangan iniisip mo pati plano mo sa buhay. Kaya pag may naliligaw sa'yo, o may nililigawan ka, tatanungan mo, ano ang plano mo sa buhay? Wala, ayoko sa'yo, wala palang plano, kahit ano na lang. Because if you fail to plan, you plan to fail. Non-plan is a plan. Kaya yung mga walang mga insurance plans, meron din kayong plan. You plan not to be insured. Plano rin yun. Dapat nag-iisip because your thought is a magnet in reverse. Yung napoproject mo yung isang bagay, kaya maraming mga motivators, sabi niya, gusto mo magkaroon ng bahay when you are 30 or 40 or 50, i-draw yung bahay mo, lagay mo lagi sa nakikita mo, iniisip mo lagi yun para yung direction ng yung buhay, yung mga activities mo, papunta towards that goal. Because when you imagine it, you can make it happen. Bakit ba may mga eroplanong lumilipad? Di ba, in-imagine lang yan yung mga nauna nag-isip, tapos dinevelop. Lahat ng mga invention na ating mga na-enjoy, inisip lang yan dati, tapos reality na. Halimbawa, nasa gitna ka ng isang napakalaking birthday party mo na pinlano mo. Nangyari yon kasi once upon a time, inisip mong gawin yon. Pag inisip, tapos isinunod mo yung action, nangyayari, generally. Kaya iniisip mo, ano bang iniisip ko sa buhay? O ilang taon mo gustong tapusin ang college? 3.5. May plano. So ang gagawin yan,
maglo-load ng maraming units, bibilisan ang pag-aaral, pero yung nga, bahala na ako, ano na lang po, eh, 7 taon na yun, di pa tapos. As you think, you become. And thought creates and changes body chemistry, even body electricity and body kinetics. Sabi nga nila, mind over matter, faith over obstacles. Kaya ang sabi ng ating opening verse, Proverbs 23:33, you will see weird things and your mind will play tricks on you. Meron akong paboritong ikwento, kilala ko itong taong ito, ang religious belief niya, ayaw nila ng blood transfusion. Dinugo, naubusan ng dugo, nasa ospital, ayaw pa rin magpasali ng dugo. So yung matatanda na ng pamilya niya ang nagpa siya, salinan siya ng dugo. Alam niyo ba, hindi nagtagumpay ang pagsasalin? Nasira ang siyensya. All mechanisms and all technology failed in the blood transfusion because she willed in her mind that her body will not receive blood transfusion. Needless to say, she died. But really, the mind is above matter. And there's nothing evil here. Walang demons involved. God created us and gave us a slice of His godliness, and that is in our mind. The temple of God is not a rock temple in some faraway city. The temple of God is not a wooden religious building in some faraway town. The temple of God is our mind. That is where God can rule our lives, and that is where God can enter the world through us, through our minds, through our bodies, through what we do. It is the ultimate temple of God. Kaya yung mga nagagawa ng mind, bigayan ng Diyos. Hindi yan galing sa demonyo because the devil is not a creator. The devil is only a destroyer. The thief comes to steal, kill, and destroy. So anything creative and powerful and fruitful could come only from God. But this mind could be twisted and corrupted by stimuli, by perception. Ecclesiastes 7:29, I did learn one thing. We were completely honest when God created us, but now we have twisted minds. May nangyayari sa isip ng tao, depende kung anong pinapakinggan, tinatanggap, sinusundan, pinapaniwalaan. The mind could be intoxicated and confused. Alcohol can confuse the mind. Food can alter the brain's chemistry and affect thought. So there is this lively interaction between the mind and the body or the body chemistry, and it's a cycle. The mind affects body, blood chemistry to the point that in many diabetics' lives, even though they don't take in sugar, if they're very stressed and they get angry, their blood sugar increases. The mind can change blood chemistry. And meanwhile, blood chemistry can change how the mind works. Kaya yan ay dapat nating laging isaalang-alang. The mind could be a source of comfort or torture. Pwede kang panginhawahin o pahirapan ng pag-iisip. You can think of God and be comforted, but you can always think of what many people call the end times and be tortured. You can think of God's forgiveness and God's greatness and love, and you can be comforted. And you can think of how many religions present God as always angry and vindictive, and you will always be guilty because you are not perfect, so your religion can either comfort or torture you. Your religion can enrich you or make you poor, depending on what kind of face of God that religion is trying to make you see. Many people call on the same God, pero iba-iba ugali, iba-ibang ginagawa, kasi iba-iba ang perception nila of God. As we see, perception, not what is real about God, but our perception of what God is, what God wants, it affects our behavior. The mind could be straightened, cleansed, and renewed, however. Kahit na nababaluktot, narurumihan, pwede namang ituwid at linisin at baguhin. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakikipag-isa na kay Kristo ang isang tao,
isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. At ang tunay na bagong tao, isa lang naman ibig sabihin, bago na ang pag-iisip. Bago na ang paraan ng pag-iisip. Studies have shown that thoughts alone can improve vision, fitness, and strength. Na yung pasyenteng positive thinker, tinatablan ng mabuti ng gamot, ng therapy, ng mga treatment. Pero yung mga negative, hindi naman tatalab yung gamot na yan. Ay, naku, wala namang kwenta yung doktor ko, mukhang bungo. Pagkatapos, sabi mo, naku, ang pangit-pangit naman ang hospital na to, lalala ako dito. Yun talaga nangyayari. Kasi nasa isip mo, mangyayari. Alam nyo yung placebo effect? Yung binigyan ng isang grupo ng pasyente na tinurukan ng tubig lamang, yung isang grupo, tinurukan talaga ng totoong gamot, pero pinapaniwala sila pare-pareho na gamot ang itinurok sa kanila, kahit tubig lang ang itinurok doon sa isang grupo, naggalingan. At yun ang tinatawag na the placebo effect. And placebo effect works because of the power of thought. Tinuturukan ka ng tubig, pero sabi mo, ako, gagaling na ako, naturukan na ako. Gumagaling nga. Nalampasan ng paniniwala yung limitasyon ng tubig. Pero yung tinuturukan ng totoong gamot, tapos negative, mamamatay na ako, hindi na ako gagaling, ako, ang lungkot ng buhay, hindi tinatablan. Yun naman sinasabi nila na iba, the reverse of placebo. Body chemistry, electricity, and kinetics create and affect emotion. Kaya may mga pagkain talaga nakakapagpatamad, may nakakapagpasaya, may nakakalungkot. Kaya may mga gamot na uppers, pampasigla, may mga downers, pampakalma kung sobra ka namang hyper. Tinatablan talaga ng mga chemicals na yan ang ating isip, ang ating emosyon. Kaya maraming magpapakamatay, baka kung nakakain lang yan ng pagkasarap-sarap na fruit salad o puto bumbog, baka hindi nagpakamatay. Baka naiba yung kanyang blood chemistry na nagbibigay sa kanya ng sobrang depression. Kaya lagi ko sinasabi sa mga depressed, pastor, depressed po ako dito, nade-depress, ano pong gagawin ko? Magkakain ka naman sa sarap, gutom lang yan. Nakita niyo yung propeta sa Bible? Si Elijah? Gusto nang mamatay? Nung pinakain ng konting tinapay, pinainom ng konting tubig, pinahiga ng konti at nagpahingang, naglakad uli ng 40 kilometers, gusto na namang mabuhay, gutom lang. And gutom is body chemistry. Kaya maraming yung mga sobrang nagpapapayat para sumeksi, madalas malungkot, nade-depress. Kasi kulang sa pagkain. Sa kapayatan, naliligo sa shower, hindi na mabasa, ayaw tamaan ng tubig. Ganun na kapayat. Pag nakatayo sila sa may pinto, may kumuka sa kanila, akala payong, uy, tao ako, hindi ako payong. Ay, ang payat mo na kasi. Pero depressed. Kasi deprived pala siya. Kaya sabi ng desiderata, many fears are born of fatigue and loneliness. Pagpagod ka at malungkot, ang daming mong naiimbentong takot sa buhay. Subukan mo lang magpahinga at matawa ng konti, sumaya, nawawala yung mga fears. Kaya yung mga laging natatakot mamatay, natatakot tumanda, kulang ka lang sa gimmick, gumimik ka, para hindi mo maisipang nakakatakot mamatay. Kasi talaga pag wala kang ginagawa, nalulungkot ka, pagod na pagod ka na sa kawalan ng ginagawa mo, sarisaring katatakutan ng may imbento ng iyong utak. Dapat ibahin ang takbo ng utak. Sino man ang nalulungkot dyan, get out, sweat it out, mag-exercise, magpawis, magsaya, at makikita mo mawawala yung mga lungkot-lungkot na yan. Palitan ang ginagawa. Kasi pag napapalitan ng body chemistry, gumagalaw ka, sumasayaw ka, naglalakad ka, nagpapawis ka, naiiba rin ang takbo ng iyong utak. Mahalaga. Behaving in an emotionally intense way for an extended period will ultimately create physical illness. Pag lagi kang stress, lagi kang galit, lagi kang nagsiselos, lagi kang takot, magiging sakit yan. Kaya kung matatakotin ka sa turbulence, takot na takot ka sa mga enclosed spaces, huwag ka magtrabaho sa aeroplano. Kasi araw-araw yun ang trabaho mo, may turbulence. Piliin mo yan. May claustrophobia ka, tapos mag-elevator girl ka pa. Diba? So, hindi mo dapat gawin yon. Kung saan ka nai-stress, lumayo ka doon para maging healthy ang buhay mo. Eh, paano po yung asawa ko? Siya ang stressor. Well, change your mind about your spouse. Pwede namang tanggapin mo na lang siya o pag-aralan mong huwag masyadong pansinin.
Kasi kung araw-araw na stress ka, araw-araw sasabihin mo sa akin, naiinis ako sa husband ko. Alam mo, 50 araw na natin pinag-uusapang naiinis ka, anong ginawa mo para mapalitan? Ipagpalagay, hindi mo mapalitan yung asawa mo. Eh, dapat may iba kang palitan. Palitan mo yung attitude mo, palitan mo yung schedule mo para konting-konti lang pagkikita nyo. Magtrabaho ka ng gabi para wala ka sa bahay, pagtulog siya, pag-uwi mo, aalis na siya. May dapat kang palitan para mapalitan yung problema mo. Pero hindi yung, ang tagal-tagal na, yun lang yun, paulit-ulit yung problema mo, ibig sabihin, wala kang ginagawa para palitan ang takbo ng isip mo. Nothing can be changed without facing it first. And nothing here on the planet can be changed without changing your mind, your thought about it first. Pero tandaan nyo, ang paulit-ulit at madalas na mga negative feelings and emotions, nagiging sakit. At marami talaga na mga tao na problema na rin yung asawa nila, nakakainisang ugali, nagkaka-cancer. Hindi ako nagbibiro. Nagiging cancer. Kung bumubukol lang talaga sa katawan, sabi yung mga sama ng loob, sabi nila, dapat bukol-bukol na ako dito. Yes, hindi ko minsan physical bukol, pero madalas physical bukol din. Kaya kung na-stress ka, kung anong galis ang lumalabas sa balat mo, lumalabas talaga sa katawan yung bunga ng isip. And according to science, many people experience arthritis, rheumatism, strokes, stomach ulcers because of long-term psychological tension. Nagiging sakit talaga pagka lagi kang tense and stressed. The fields of neuroscience, endocrinology, and psychology are merging. And the discipline is now called psychoneuroimmunology, and it's a medicine, as medicine discovers the precise links between that state of mind, emotional moods, and physical chemistry. Holistic healing na ang umuuso ngayon. Hindi na yung atay mo lamang ang ginagamot dahil may sakit ka sa atay. Dapat din pasayahin ka. Kasi nakakasama pala sa atay ang kalungkutan. So, hindi ka lang bibigyan ng mga chemical, mga treatment, kundi pasayahin mo buhay mo para gumaling yung atay mo. At nakikita nila na maraming may sakit sa atay, mga bugnungtin, maiinitin ang ulo, because there's a connection nga between psychology, between the bodily functions, and what happens to our interaction with people and with ourselves. Kaya ngayon, ang approach, hindi na lang yung usual Western medicine style to isolate an organ and just focus on it. Now, the approach is to focus on the entire person. Yung, how is your happiness index? What are you thinking of? What is your stress level? And then, what are you taking? What are you eating? Lahat yun naghahalo-halo para bumuo ng isang personalidad. It's important that all of that is taken into consideration. Yung buong tao ang ginagamot, hindi na lang specific body parts. At pinakamahalaga gamutin ang isip, because it is mind above all. To create and to change emotion, change body chemistry, or change thoughts. It is very, very crucial. Kung hindi kayo masaya sa kinakalagyan niyong istasyon sa buhay o specific stations in life that you have to experience once in a while, analyze what kind of thinking goes on in your mind that brings you to that kind of lifestyle. Hindi naman po, tinanggap ko na lang kasi biktima ako yun. Meron kang biktima thinking. Iniisip mo, wala kang magagawa. So tinatanggap mo na lang, biktima ka, kaya ganyan ka. Pero subukan mong labanan yan, huwag kang magpabiktima. Maiiba mo yan. Pero pagka wala po tayong magagawa, ganyan lang talaga yan, kaya ka nandyan. Wala kang ginawa. Kasi pag inisip mong wala kang magagawa, wala kang gagawin. Imbes dapat na sinasabi mong wala akong magagawa, ang sabihin mo, meron akong dapat gawin at meron akong magagawa. Huwag mo sinasabing ganyan lang talaga ang buhay. Sabihin mo, hindi dapat ganito ang buhay. Hindi ako dapat mahirap, hindi ako dapat gutom, hindi ako dapat hamak, hindi ako dapat controlled ng iba. Hindi ganito, may gagawin ako. Kaya ka nandyan, ganyan ka mag-isip. Kung hindi ka masaya sa iyong kinakalagyan, palitan mo ang iyong pag-iisip. Kasi ang pagpapalit ng pag-iisip, may kasunod na pagpapalit ng ginagawa ng katawan hanggang ma-achieve mo yung gusto mo na nasa isip mo. Think into becoming, into being something or someone. Kaya mahalaga yung may pangarap. At ang pangarap, sinusundan ng plano.
ang plano, sinusundan ang gawa para mangyari. Iba, pangarap lang eh. Hanggang doon lang. Anong pangarap mo? Ang pangarap kong lumuwag sa buhay, anong ginagawa mo ngayon? Wala. Ay, pangarap nga yan. Dapat plano. Anong plano mo? Gagraduate ako sa ganitong taon, matatapos ko ito sa itong taon, mag-iipon ako at magtatrabaho sa ganun, at sa ganitong level, ito na nangyari. Plano, hindi panaginip, hindi pangarap. Decide what you want to be and think towards it. Turo yan ni Jesus. Mark 11:24, everything you ask for in prayer will be yours, if only you have faith. But engage this verse from another vantage point. Everything you ask for, everything you believe in, because if you don't believe in it, you will not ask for it. Everything you believe in, everything you think of in prayer will be yours if you have faith, because faith will turn into action, into a game plan. Then it will happen. Sabi, kung ano ang pinaniniwalaan mo, anong iniisip mo, anong gusto mo, ipag-pray mo. Pero hindi ibig sabihin lang ng prayer, this I pray in Jesus' name, amen. Tapos wala kang gagawin. Ang tunay na prayer, may ginagawa, kakambal nung verbal prayer, yung actual kilos ng katawan. Because faith, if it has no works, is dead. Kaya ang tunay na nagdarasal, hindi lang umuusal ng mga panalangin. Pagkasabi niya ng amen, kikilos na siya para yung ipinag-pray niya, mangyari. Yun ang tunay na prayer. Kaya sabi ni Jesus, gusto mo isang bagay, naniniwala ka, idalangin mo ng puspusan, at pagkatapos syempre, dapat may works ka, mangyayari yon. That's why it is important to choose what to hear, what to listen to, and what to tell yourself. Kasi ang pinapakinggan mo, imposible yan, mahirap yan, tanggapin mo na lang, eh, ganun na mangyayari sa iyong buhay. Yung taong lagi mong kausap, pinipili mo yan. Anong influence niya sa brain mo? Pinapalakas ba niya loob mo o pinapahina? Pinapatibay ba ang iyong pananalig o inaalis? Tinuturoan ka ba niyang mag-accomplish o tinuturoan ka niya maging tamad? Sino ang lagi mong kausap? Mahalaga sa tao na laging may nakakausap na mas matalino kaysa sa kanya. Para mag-grow yung mind mo. Eh kung ikaw laging bida, ikaw laging pinakamatalino sa usapan, paano ka mag-grow? It's important to be corrected by others, especially by those who are knowledgeable. So you defer to experience, you defer to education, you defer to knowledge, to brilliance, because that will bring you out of the limited scope of your thinking into something greater. Ecclesiastes 7:21, do not pay attention to every word people say. So don't pay attention to everyone, and don't pay attention to everything someone says. Pinipili mo kung ano yung makaka-construct sa iyong mind, kung ano yung makakapagpayaman sa iyong isip, makakapagpa-asenso ng iyong buhay. Kanina, sinabi natin na placebo effect. Nakakapagpagaling kahit hindi talaga gamot ang tinake. But if the mind can be used to heal, it can also be used to kill. Yung tinatawag na nocebo effect, negative beliefs or expectations. Di ka nagagaling, mamamatay ka na. Pag pinaniwalaan mo yon, unti-unti ka talaga mauupos. Nakakamatay din yon. Yung may nagsasabi sa yung magpakamatay ka na, tumalon ka sa building. Hindi demonyo ang nagsasabi sa iyo noon, ikaw din. Sometime in your life, you were convinced that you should die, that you are worthless, that you should end this suffering. So merong tumalon ka sa building, o laslasin mo na ang iyong pulso, o lulunin mo na lahat ng mga tabletas na ito, o saksakin mo na ang puso mo, ibagsak mo yung ulo mo sa bato, kung ano-ano. Diba? Pagtutusukin mo ang sarili mo ng mga karayom hanggang magdugo ka at maubos ang dugo mo. Yan ay galing sa sarili mo ng isip. Kaya yung mga tao nag-iisip ng mga ganyan, dapat may makausap na iba para maibatakbo ng isip, lumabas, may ibang ihip ng hangin. Because that is only temporary insanity. Pag hindi natuloy yung pagpapakamatay mo ngayon, bukas, nagpapasalamat ka, salamat, hindi natuloy. Dapat lang makalampas ka sa ganung oras ng kadiliman ng isip. Negative beliefs, negative expectations. Hindi ako mananalo sa contest na yan. Paano ko nga mananalo? Hindi nila ako mahal. Wala akong makikitang magmamahal sa akin. Kaya mahalin mo ako para sa lahat ng mga hindi nagmahal sa akin.
Maricel. Importante na, bakit mo hanapin ang pagmamahal? Mahalin mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, i-assign mo yun sa iba. Attitude, when you have a defeatist attitude mo, the world owes you a living, kailangan ka laging tulungan, kailangan ka laging kupkupin, talunan. You will not be in command of your life. Pagka ganoon. And that is not how Jesus wants us to live. Even research shows that thoughts are capable of affecting everything from the simplest machines to the most complex living beings. Ang dami ng mga experiment na apektuhan ng isip ang mga things. Some people ascribe it to telekinesis. Yung napapagalaw ko yung baso sa mandon, pag-iisip ko lang, nagkoconcentrate ako, gumagalaw yung baso doon sa kabilang mesa, yung mga uninformed already suspects an evil spirit. Laging, ay, may evil spirit, ay, may demonyo. No. It is the power of the mind. And is the power of the mind from evil? No, it is from God. Because God created us in His image. And if there is a throne in our body parts where God really sits in glory and power, it is our brain. God created people in His image that God gave us a slice of His glorious self. And that slice is most evident in our brain. In the way we think. Grabe ang pag-iisip ng tao. Hanggang ngayon nga, hindi ko maubos maisip bakit yung fax lumalabas dito sa aking bahay, yung papel na pinapadala mo sa bahay mo, saan duman yun? Grabe ang tao. Nakikita mo yung mga pupunta sa airport, ang bibigat ng mga maleta, hindi maangat, pero lahat yung isasakay sa aeroplano, plus yung mga tao, plus kung ano-ano pa, tapos dilipad yung aeroplano. Ang galing-galing ng isip ng tao. Nakakapagpasok ng camera sa kaliit-liit ang ugat mo, at nakakaputol ng mga kung ano-anong mga cancerous things there, nakakakuha pa ng picture. Yung puso mo tinatanggal, ibinababa muna, may mga pinagagawa sa'yo, mamaya ibabalik ulit. Grabe ang tao. Saan galing yon? Sa Diyos. Ang galing-galing ng talino ng tao. At according to studies, hindi man lang tayo gumagamit ng not even 10% of the capacity of our brain. Marami mga brain, hindi ginagamit. Puro, ay, nakasanayan ko na to, ito na lang, ayoko naman mag-iba, mag-experiment. Pag may tinuturo ko, ayoko niyan, nosebleed, mga tamad mag-isip. Kaya mga tao, nakalublog sa kamangmangan. Pagka mayroon tuloy nangyayari, demonyo agad ang iniisip at pinagbibintangan, umulto, sari-sari. The devil is in your mind. Laging kung ano-ano iniisip ng mga tao, ay, ano, tinutokso ko ng demonyo? Ano, bakit yan tutokso ng demonyo? Yung sarili mo tumutokso sa'yo kasi yan ang gusto mo. Tapos yung demonyo pinagbibintangan mo para hindi mo masisi ang sarili mo. Nasa isip natin yan. Every thought we have is tangible energy with the power to affect even the physical world. In fact, marami mga researches ang ginawa that demonstrate that the brain, the human brain, can direct even the how some fish swim. The behavior of cats and dogs, even of bacteria and mice, can be affected when you focus and think of it. And let me remind you, this is not witchcraft. It's not evil. It is the inherent, natural, inborn power of the mind given by God. So people who reflect His image can create great and beautiful things. Why do we have that power? Because humans were created in God's image. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Napakaraming kahulugan noon. Naranasan nyo na ba na iniisip mo yung isang tao, naggawin niya ang isang bagay, tapos pag nakita kayo, sabi mo, alam mo, kahapon ginawa ko yung isang bagay, sabi mo, noon kita iniisip. Nakakalampas sa bakura ng iyong bungo, yung kapangyarihan ng brain na nasa loob ng bungo na yon. Transcendent yung power, yung energy. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Sabi ni Jesus, if you have faith, or if you think, because faith is thinking, if you have faith as small as a mustard seed, tell this mountain to lift itself and throw itself into the sea, and it will.
So, alam nyo, wala kasi kayong mga pananalig eh. Puro kayong duda. Kung meron lang kayo kasi laki ng buto ng mustasa, which is really kasi laki ng ulo ng aspile, mauutusan yung mga bundok na yan. Magpa-jumping-jumping, mag-tumbling-tumbling. Magagawa nyo yan. Kaya si Jesus, sabi niya, okay, pagagalingin ko na yung tao sa bahay mo, poing, galing na, ang layo. Si Jesus, pinasakay niya sa bangka ang kanyang mga tauhan, at siya, nanalangit pa doon sa bundok. Mamaya, naglalakad na siya doon sa tubig. The power of gravity being defied by the power of the mind, by the power of faith, by spiritual power. And, hindi lang yon, nandun siya agad. At pagsakay niya sa bangka, biglang nandun na sila sa pampang. Lumulusot si Jesus sa mga dingding. Nakakapasok sa mga kwarto nang hindi pinagbubuksan ang pinto. Pati patay, kinakausap, mabuhay ka, namubuhay. Sa niyo, what is this man that even the winds and the waves obey him? This is the power that is in us because we were created in God's image. But unused, unknown, underutilized, because we don't develop our faith, which really means we don't develop our minds. Underdeveloped masyado. Quantum physics has proven that living things are constant transmitters and receivers of measurable energy. Na lahat ng nilikha ng Diyos na may buhay ay nakakapagpadala at nakakatanggap ng lakas. Galing sa isa't isa. Kaya di ba, kumisa nga, ang hinahina ng loob mo, pero nakita mo lang yung konsino, tatay mo, o boyfriend mo, o kawag-anak mo. Ang sigla mo na agad, buhay na yung loob mo. Lumipat na yung energy niya sa'yo. Meron naman na saya-saya mo nung makita mo, bigla kang nalambot, na walang ka ng gana. And there are people who brighten up a room just by leaving it. Meron naman, pagpasok, alam mo, may energy. Lalo yung mga great personalities, leaders, or mga talagang merong kakaibang pagkatao, pumapasok pa lang sa isang hall, ramdam mong nandun siya. May kapangyarihan, may energy. Ang ating espiritu, which is really our minds. And it has been proven that thoughts are bundles of electromagnetic energy. And new models of consciousness depict it as being able to move beyond physical boundaries like energy does. So yung mga telekinesis na yan, hindi ang gawa ng demonyo. Very interesting study of the power of the mind given by our Creator. Science of faith, faith in science, is a very interesting area of study for spiritual and religious people. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:7, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. But to ask, to seek, to knock, is to really think. And it is to believe. You are asking because you believe that you will be answered. You are seeking because you believe that you will find. You are knocking because you believe that the door will be opened to you, because otherwise you won't do such things. That's why if you do such thing in faith, by faith, if you believe, it will happen. The power of faith, the power of prayer, that is what many religious people call it. Control your thoughts to control your emotions. Psalm 63:6, I think about you before I go to sleep, and my thoughts turn to you during the night. Diyos ang kausap dito. Bago ako matulog, ikaw ang iniisip ko, pinagbubulay-bulayan, nagmumuni-muni ako tungkol sa iyo. At sa kalaliman ng gabi, ang aking isip ay papunta sa iyo, nakatuon sa iyo. Think of God often. Because God is the source of all the positive energy, all hope, strength, power. Pero kayo, anong iniisip nyo bago matulog? Problema? Babangungutin kayo. The power of thought. Matutulog na lang, manonood pa ng horror, kasi ina-expect nyo na mahimbing ang tulog. O kaya matutulog na lang, nanonood ka pa ng news, paano ka sasaya? Magbabasa ka pa ng mga post mo sa Facebook, ang dami nagko-comment, binabash ka pa. Hindi ka dapat nagbababasa niya pag matutulog ka na, ang isipin mo ang Diyos. Manalangin, magbulay-bulay, para payapa ang tulog,
At habang natutulog ka, yung pinakamagaganda mga ideya, solusyon sa iyong mga problema, sagot sa iyong mga tanong, ibibigay sa iyo na pagising mo, biglang nasa loob na siya ng isip mo, nagtataka ka, kagigising ko pa lang, hindi ko pa iniisip yung solusyon sa problema ko, pero biglang ito na yung solusyon. Kasi inisip mo ang Diyos bago ka matulog. Mga kapatid, kung anong gusto niyong laman ng isip niyo pagising, yun ang isipin niyo bago mahiga or pagkahiga. Kasi yung iniisip niyong nakatulugan niyo, yun ang maluluto, maiinin habang natutulog kayo at yun ang inyong sinaing pagising. Kung anong gusto niyong gisingan na mundo, yun ang tulugan niyo na mundo, yun ang isipin. At mahalaga, mag-focus sa Diyos. Let God dwell in your mind because your mind is the temple of God. The true temple of God is not a house of stone or wood or gold. The true temple of God is your mind. Yan ang tunay na tahanan ng Diyos na gustong tahanan ng mga impakto, ng mga kontrabida, ng mga negative. Pero bakit niyo papayagan? Kaya dapat binabantayan mo ang iniisip mo. At kung hindi ka masaya sa iyong buhay, o may mga bahangin ng iyong buhay na hindi ka masaya, baguhin mo yon sa pamamagitan ng pagbabago mo na ng iyong iniisip tungkol doon. Change your attitude, change your mind, change your values, change your approach, so it will change. Romans 12:2, let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. So offer your mind and your thoughts to God. Let God dwell in your mind. Let God enter your world and the world through your mind. Paano tutulong ang Diyos sa mga nangangailangan? Papasukin mo siya sa iyong isip, ma-realize mo na matulungin ang Diyos, tapos sundin mo siya, tutulong ka, pumasok ang mundo sa buhay ng iba sa pamamagitan mo. Ang entry point ng Diyos, yung mind mo. Kasi pag pinaniwalaan mo na, gagawin mo na, so sa Diyos ka magpasakop. Develop your mind so you could know God more. 2 Corinthians 3:18, so our faces show the bright glory of the Lord. As the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. Said simply, God changes us into ever-increasing likeness of Jesus. One of the greatest goals in life is to be more and more like Jesus. So discipline your mind to focus on what is uplifting. Don't focus on what makes you feel low. Don't focus on what takes away your hope, your happiness, your energy, your joy. Disiplinahin ang isip kasi pag hindi dinisiplina, tinatangay ng kung ano-ano sa mga bagay na di ka nais-nais, hindi maganda. Philippians 4:7-8. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Sabi ko, mayroon din lang kayong iisipin, mag-uubos na rin lang kayo ng energy ng pag-iisip, isipin nyo kung ano yung maganda, mabuti, nakakapagpasaya, tama, matuwid, malinis, kaibig-ibig. Pagkanya ng inisip mo, ganyan ang magiging buhay mo. Pero pag ang iniisip mo yung nakakatakot, nakakainis, nakakagalit, nakakaselos, nakakaingit, yun din ang magiging buhay mo. Kaya disiplina sa pinapayagang pumasok sa isip. Discipline your mind to reject unfruitful or destructive thoughts. Yung may dumadaan, ay inggit ka, patalsikin mo yung ideya na yun. Yung aalala mo yung nakakainis mong mga bayaw o hipag, huwag mo silang isipin. Nakakainis pala sila, ba't mo iniisip? Naiinis pala kayo sa mga kamag-anak nyo, taga ron, ba't yun ang lagi pinag-uusapan nyo? Ba't yung pinag-uusapan? E di naman ang isip nyo. Nakakainis pala, bakit kayo nagfo-focus sa nakakainis? E di ang bunga, yung ikaw na tinabla noon, ikaw ang nagkasakit, ikaw ang nawala ng gana, why do it to yourself? Ecclesiastes 11:10, banish anxiety from your heart.
and cast off the troubles of your body. Sabi ganun, patalsikin mo yung mga alalahanin at kabalisahan. Huwag mo na pag-iisipin yung end of the world. Pag nag-end of the world, the end. So habang hindi pa end, di hindi. Lagi mong iniisip, natatakot ka lang, nahihirapan ka lang. Kaya mo bang pigilin yan? Di naman, huwag mo na lang isipin. Mabuhay ka ng matuwid, tama, kahit ang oras ka, abutan ng Diyos eh. Di ba ganda? Eh paano po kung naabutan ako sa spa? Eh mano naman. Kung maraming araw ka naman na nagpapakain sa mahihirap, tumutulog sa magulang mo, gumagawa ng mabuti, eh nagkataon nung nasa spa ka, dumating ang Diyos, eh di sa spa ka, inabutan. Anong problema doon? Kailangan ba lagi talaga abutan ka na nagmimisyon? Kaya yung iba, pag uy, darating na ang Diyos, puro misyon na, hindi na magkatrabaho, hindi na magpahinga. Hindi ganun. Sabi nga, two women are working in the mill. One is taken, one is left. Two men are out in the field. One is taken, one is left. In other words, kung saan ka abutan, dito ka abutan. Live normally. Huwag mong problemahin yung end times na yan. Pampatakot lang eh. Wala ka namang mapapala. And meditate. Kailangang iagaw ng oras ang pagbubulay-bulay, pananahimik, pag-iisip-isip, pagninilay-nilay, o walang iniisip. Ipinapahinga mo lang yung isip mo. Ngayon ang tao hindi napapahinga isip eh. Kahit umaakyat ng bus, inilalabas yung cellphone at nagte-text. Matatahimik lang ng konti, uupo, naghihintay ng order sa restaurant, bubuksan agad yung cellphone. Wala nang panahon na bakante para medyo makapag-isip-isip naman, makapag-nilay-nilay, o kaya walang isipin. Pahinga rin yun. Do not mistake activity for achievement. It's not because that you're always busy thinking about something, it means that you're accomplishing something already. Dapat may mga recess, pahinga. Through meditation, it has been proven by many scientific studies, habitual thoughts of hatred, anger, and revenge are replaced with intentional thoughts of acceptance, of cooperation, unconditional love, and forgiveness. Kaya din natin tabi, I meditate on your word day and night. Meron talagang napapala ang nagbubulay-bulay at nagpapasuri sa Diyos. Psalm 139, 23-24. Search me, O God, and know my heart. Which really means know my mind. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. God, always search my mind, my heart. Anong iniisip ko? Anong pinag-iisip ko? Plant a thought, harvest an act. Plant an act, harvest a habit. Plant a habit, harvest a character. Plant a character, harvest a life or a lifestyle. Yung life or lifestyle mo nagsisimula sa thought. So sa thought pa lang, kontrolin mo na. All begin in the mind. All end in the mind is really all in the mind. Your mind should be the habitation of God, not of the devil. Your mind should be the home of love, happiness, peace, contentment, joy, not of hatred, of strife, of anger, of pain, of bitterness. Dapat piliin. Wasakin, gibain, patalsikin ang lahat ng isipin na sumisira sa ating kagandahan, sa ating kapayapaan, sa ating katahimikan. 2 Corinthians 10:5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ginigiba namin ang lahat ng mga ideya na kumokontra sa Diyos. At ipinabibihag kay Jesus ang bawat iniisip ng aming utak. At pinasusunod kay Jesus ang takbo ng aming isip. Doon nagkakaroon ng kapayapaan. Pag ginawa yan, matutupad ang pangako ni Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Sabi niya, I will show you great and wonderful things. Sabi, the mind has not thought of, the eyes have not seen the great things that God has in store for His people.
But first, you've got to open your mind to God. Cleanse your mind, detox it of all poisons, and make it obedient to the thought of Jesus. Dear Lord, teach us. Marami nang nakontrol ang tao, pero ang isip niya, hindi pa. Turuan niyo kami, nabigyan ng direksyon na aming pag-iisip. Kilalanin ang mga negative thoughts na hindi namin dapat i-entertain. At punoy namin ang aming isip ng anumang mga bagay na mabuti, maganda, kaibig-ibig, kanais-nais, totoo, nakakapagpasaya, nakakapagpabait. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga ito sa ating buhay, and in a moment of silence, think about how these things might be applied in your personal life. Lord, continue to speak to your people as we ask you and hear from you what we should do with our personal lives in reaction to all of this. Be with the Lord in silent reflection.